Hi! So, sa video na to, I'll go ahead and share to you the content and the effect of Vtusha. To start with, some of my friends are asking kung ano yung ginagamit kong hormones. And then, sabi ko sa kanila is Vtusha. And then, tinanong din nila sa akin kung ang Vtusha ba ay meron na siyang anti-androgen. So, malalaman natin yan later on if I'm going to if ma-discuss ko na sa inyo ang kanyang content. Based on my research, Vtusha is meron siyang medroxyprogesterone acetate, which is 50 mg, and meron siyang estradiol cypionate, which is 10 mg. So, So, ayun na nga. And then, one of my friends also, nagtanong siya sa akin kung ilang turok po ba daw ang isang vials. Sa isang vial. Sabi ko sa kanya, isa lang, of course. Ubusin mo siya, and then ituturok mo. And then, after 15 days or 10 days, you can go ahead and have another one para mas bonggang effect, diba? So, ayun na nga. Ang medroxyprogesterone acetate is that it lowers your testosterone levels and also lowering your sexual drive, decreased facial hair, and also your mood swings. So, sa facial hair naman, yeah, I believe in that kasi nawawala din naman yung mga dito ko. Pati sa ano ko. So, ayun na nga. Nakaka-lower daw ng testosterone level ang medroxyprogesterone acetate. And then, yung estradiol cypionate naman is this medication is female hormone. Estrogen makes your body more feminine and changes your appearance. Oh, talaga ba? Charot. Oo, totoo yarn. So, di ba nga, yung mga hindi nakakakilala for the tawag silang, ah, ma'am, okay, ganito, ganyan, ma'am, keme. So, hindi nila alam na sa likod ng ganitong kenemeru ay isang tranelang marangal. Charot! So, to answer the question na kung meron ba siyang anti-androgen, wala po siyang anti-androgen na nakalagay. But, it's just that yung medroxyprogesterone acetate is that meron siyang content or nakakapag-inhibit siya ng testosterone levels. So, as what I have said, it lowers your testosterone levels and decrease your facial hair and sexual drive, lowering your sexual drive. So, if it's up to you na lang if you are going to add or combo the anti-androgen, which is marami din naman yun. So, I'm going to offer na lang to you Androcur kasi proven and tested. It's up to you na lang kung gagamit ka ng Androcur. Pero sa akin, sa ngayon, I'll stay with this and siguro mga next month or next month I'll buy Androcur kasi hindi pa rin talaga siya enough for me. Pero may nabasa ako or may nakita akong video na hindi mo na kailangan gumamit ng Androcur or anything pag meron ka na neto. Pero kung sadyang mabalbon ka naman or mabuhok, yeah, you can go ahead and use Androcur or anti-androgen. Kung ano yung gusto mo, may Hiles or Androcur. Basta marami pang iba. Ayun. So, para lang sa akin, siguro mga next month, I'll use Androcur na lang din para mas matagal tumubo yung mga sumpa. Charot. Wala naman din akong maraming sumpa. Char! Ayun na nga. So, again, to clarify everything, Vtusha, wala po siyang anti-androgen. It's just that nakaka-inhibit yung medroxyprogesterone acetate ng testosterone levels. Mabababa ang testosterone levels mo. And then, lowering your sexual drives. Para din siyang Androcur.
Pero hindi siya talaga specific na anti-androgen siya. And also, sa Vtusha is maglalast siya sa katawan mo within 14 to 15 days. Pero sa akin, once nagturok ako, after 10 days, magtuturok ako ulit. Hindi ko na siya pinapaabot ng 15 days. So, sa isang month, nakakatatlo ako ng ganito. And then, as what I have said, binili ko to kay Simon. Kasi nag-sale si Mami Simon. And then, nag-grab na ako. Diba? Para maka-save ako ng money. Ayun na nga. So, pag may nabasa lang din ako na nakadelikado din ang pag-overdose ng anti-androgen. So, hinay-hinay lang po. 1/4 lang or 1/2. So, kung hindi mo alam ang tamang dosage mo, it's better for you to consult your endocrinologist. And then, if you have any questions with regards to Vtusha, you can go ahead and comment down below and send message to me. I have my Instagram, my TikTok, my Facebook. Always naman akong online and nagre-reply naman din ako. So, kung may natutunan ka, thank you so much. Please click like and do subscribe to my YouTube channel para mas updated ka pa sa lahat ng aking videos and magiging videos. Thank you so much sa panonood and thank you so much sa iyong time. I hope na mag-enjoy ka and may matutunan ka. Thank you so much and I love you all. Bye-bye!